Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscat and welcome back again here on our channel. So mga nilalang for today's video is the part 6 of Kababata. Mga nilalang for today's video is the part 6 of Kababata. At hindi muna po tayo makakapag-shoutout for today's video. At hindi muna rin po tayo makakapagbasa ng mga comment. Para naman mapasama ang pangalan mo sa next video na isa-shoutout natin, just comment down below your own opinion about this video. At mamimili po tayo sa next upload natin ng isang comment na may send. So mga nilalang, kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa Kababata, malalabas po na cards dyan sa upper right side po ng screen na to. Just click that at dadalhin po kayo nyan sa playlist natin kung saan naroon nakakumpay lahat ng mga videos natin na may kinalaman sa Kababata. Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin yan ng pag-hit ng like button, pati na rin yung share button. And now, let's start to watch the part 6 of Kababata. Huwag ka mag-skip ng ads! Kababata, part 6. Nails POV. Lumipas pa ang ilang araw. Ano bang nangyayari sa iyo, Neil? Tila ay naiinis na tanong sa akin ni Paloma habang nasa kantin kami. Halos ilang araw ka nang wala sa sarili mo. At saka nung joyous prom natin? Bakit pagkatapos mong makipag-usap kay Matias, ay basta ka nalang nawala? Alam mo bang hinahanap ka niya sa amin? Ilang beses niya akong tinanong kung nasaan ka. So bakit nga ba? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Paloma. Well, hinanap pala ako ni Matias. Napangiti naman ako sa sarili ko sa mapait na paraan. Noong JS prom nga namin, ay maaga akong umuwi ng mag-isa. Ni hindi talaga ako nagpaalam kahit sa mga kaibigan ko. Kahit nga si Mama ay nagtaka nang umuwi ako ng maaga at nag-iisa pa. Ang rason ko kay Mama ay masakit lang ang ulo ko. Na siya namang pinaniwalaan ni Mama dahil humingi pa ako ng paracetamol rito. Pero hindi ko naman yun ininom. Tinapon ko lamang yun nang mag-isa na ako sa silid ko. Nang gabing yun, na umuwi nga ako ay nilaan ko na lamang sa pag-iyak ang buong gabi ko. Kaya naman, nang magising ako kinabukasan noon ay tanghali na. Nasiyan namang naging dahilan para isipin ni Mama na namamaga lamang ang mga mata ko dahil sa oversleeping. At siya namang ipinagpasalamat ko. Huwag mo akong intindihin, Paloma. Sadyang wala lang talaga ako sa sarili ko nitong mga nakalipas na araw. Sagot ko naman kay Paloma. Anyway, look who's coming, sabi ni Paloma sabay kalabit sa akin habang itinuturo ang nanguso niya ang dalawang tao na kasalukuyang papasok sa loob ng kantin.
Ang dalawa? Sila na ba talaga? Noong JS Prom kasi natin, napansin ko lang parang hindi sila naghihiwalay. Sabi sa akin ni Paloma. Hindi ko sana gustong tumingin sa kanila pero sigurado akong magtataka si Paloma kapag hindi talaga ako tumingin sa kinalalagyan ng dalawa. At mas lalong magtataka si Matias kung hindi ko sila papansinin. Hindi ko na lang siguro papansinin si Alice. Wala akong pakialam sa sasabihin nito. Hi Neil, bungad sa akin ni Matias habang diretsong nakatingin sa mga mata ko. Bakit nga pala bigla ka na lang nawala noong JS prom natin? Tanong nito sa akin. Nagkibit-balikat lamang ako na sinamahan ko ng pagngiti. Na-bored kasi ako, pagbibigay rason ko na lamang rito. Weh, ang sabihin mo umuwi ka dahil hindi mo matanggap na kami na ni Matias. Sabi naman sa akin ni Alice sa malambing na paraan para itago ang tunay nitong ibig iparating sa akin. Sa pagkakataong yon ay lumingon naman si Matias kay Alice at saka nagsalita. Ang ipinagtatampol o ang pinagtatampol lang ni Neil ay yung pinaglihim natin sa kanyang tungkol sa atin. Magkakaibigan tayo at hindi dapat na sabi ni Matias na agad kong pinutol. No big deal guys. Ano ba ang pinagtatalunan natin? Actually, niyaya ako ni Jeremy na umalis kami sa party dahil nga bored na ako. Sabi ko sa kanila. Sa totoo lang ay nagulat din ako kung bakit pati pangalan ni Jeremy ay nabanggit ko. Eh Jeremy? Sumama ka sa lalaking yun ang wala man lang ibang kasama? San kayo nagtungo? At anong oras naman kayo nakauwi? Tanong sa akin ni Matias na siyang kinagulat naming lahat. Wow Matias, tinalo mo pa si Mama ha? Natatawa ang sabi ko rito na sinabayan ko pa ng pagtaas ng kamay. Oo nga naman Matias, pati ba naman yun ay gusto mo pang pakialaman? Eh ano naman sa'yo kung magkasama sila ni Jeremy? Maisip na si Neil para malaman ang mali sa tama. Sabi naman ni Alice kay Matias. Kinse anyos pa lamang si Neil, Alice. At hindi makakabuti sa kanya ang sumasama siya sa ibang kagaya ni Jeremy nang wala man lang siyang kasama. Sagot naman ni Matias kay Alice sa naiinis na paraan. Para ko nang nakababatang kapatid yang si Neil. Alam mo yan, ayoko lang na may mangyaring hindi maganda sa kanya. Sagot naman ni Matias kay Alice. Nakababatang kapatid lang pala ang tingin nito sa akin. Thank you, Matias. Sarkastikong sabi ko sa kanya. At dahil nasasaktan ako sa mga sandaling yon, hindi naman ako nagpapigil pa sa iba ko pang gustong sabihin. Malaki na ako. Hindi ko kailangan ng isang taong tila ay nakababatang kapatid ang tingin sa akin. Sa madaling salata,
O sa madaling salita, hindi ko kailangan ng isang kuya. Kung iniisip mo, palagi akong kontrabida at palagi na lang akong ang may diferensya. Kahit kailan hindi mo ako tinanong kung bakit ako nagagalit. Ngayon, alam ko na. Sabi ko naman kay Matias at saka ako tinapik sa balikat si Paloma. Let's go, Paloma. Time na, sabi ko rito. At wala namang nagawa si Matias kundi ang sundan na lamang ako sa ng tingin habang nakakunot ang noo nito. Isang araw, habang nakahiga ako sa higaan ko sa silid ko, ay ikinagulat ko ang paglitaw ng isang boses mula sa pintuan ko. Pwede bang pumasok? Tanong ni Matias na siyang nagpagulat sa akin. Kaya naman, mula sa pagkakahiga ko, ay napatayo naman ako. Ikaw pala. Dati naman ay labas-pasok ka sa silid ko ha. Bakit ngayon ay nagpapaalam ka pa? Sagot ko naman sa tanong nito. Lumakad nga ng tuluyan si Matias papasok sa loob ng silid ko at saka nagkibit ng kanyang mga balikat. Ewan ko. Hindi ako sigurado pero pakiramdam ko tila ay may malaking pader na nakapagitan sa ating dalawa nitong mga huling araw. Panimulang sabi sa akin ni Matias. Bakit mo naman naisip yan? Tanong ko naman sa kanya. Muling nagkibit naman ng mga balikat si Matias. Sumandal ito sa pader ng silid ko habang nasa magkabilang bulsa niya ang mga kamay niya. My dear, pinag-iisipan ko maigi magmula kagabi ang mga sinabi mo sa akin kahapon nang magkasalubong tayo sa kantin. Siguro nga ay malaki o malaki ang naging pagkukulang ko. Sabi nito sa akin. Malaki talaga. Sabi ko naman sa isipan ko pero hindi ko naman masabi yon ng diretso sa kanya. About what? And stop calling me my dear. Matagal mo nang hindi ginagamit ang salitang yan sa akin. Magmula nang dumating si Alice. Sabi ko sa kanya na hindi ko napigilan ang sarili ko na idugtong ang huling pangungusap na sinabi ko. Isang malalim na buntong hininga ang narinig kong ginawa nito at saka muling nagsalita. Hindi ko alam kung bakit ayaw na ayaw mo kay Alice. Wika nito. Talagang ayoko. Now, ano nga pala yung sinasabi mong pinag-isipan mo kagabi tungkol sa sinabi ko sa kantin? Sabi at tanong ko kay Matias. Na hindi ako naging kapatid sa'yo, sabi nito. Nagyuko naman ako ng ulo at saka ako sumagot. You were, sabi ko sa malumanay na paraan. Nawala na lamang yon nang dumating si Alice. Dagdag na sabi ko. Oh my dear, nasasaktan ako sa tuwing pinag-iisipan mo ako ng ganyan. Sabi ni Matias na tila ay nahihirapan sa tono ng pananalita niya. Kasi naman, wala kang alam na asarin. Wala kang alam kundi ang asarin at inisin kundi si Alice lang.
wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, di ba? Magmula pa man noon, ang gusto lang naman ni Alice ay ang maging kaibigan ka, sabi nito sa akin. Kaibigan, naiiling na bulong ko ulit sa sarili ko. Nagangat naman ako ng mukha para tingnan ito. Useless lang na pag-usapan ng isang bagay na alam kong hindi ako mananalo. Pwede bang huwag na nating pag-usapan pa ang bagay na yan, Matias? Tungkol naman sa nangyari sa atin kahapon sa kantin. Pasensya ka na sa pagiging isip bata ko kahapon, sabi ko kay Matias. Sa pagkakataong yun ay umaliwalas naman ang mukha nito at saka nagsalita. Please Neil, pakitunguhan mo naman si Alice nang may kasamang kaunting o kahit kaunting konsiderasyon. May malaking problema si Alice sa pamilya niya, sabi nito sa akin. Kung ano man ang problema niya, sigurado akong kaya niyang i-handle yun. Kibit balikat kong sagot rito. O baka naman gusto niya pati ang problema niya sa pamilya niya ay ikaw ang lumutas para sa kanya. Para siyang isang daga na nangangailangan ng tulong, di ba? Dugtong na sabi ko. Hindi naman pinansin ni Matias ang sarkastikong pananalita ko rito. Hindi niya totoong tatay ang kinikilala at tumatayo niyang ama, sabi ni Matias. What? Nakasimangot kong sabi rito. Yes, you heard right. Ang totoong ama niya ay namayapa na dahil sa isang aksidente. At huli na nang malaman ng nanay ni Alice na ipinagdadalang tao nga niya si Alice. 6 na taon naman si Alice noon nang maikasal ang nanay niya sa tumatayong ama niya ngayon. Paliwanag pa ni Matias. So, sabi ko na sinabayan ko ng pagkibit ng balikat. She should be thankful dahil kinilala siya ng stepfather niya na parang isang tunay na anak. Pinag-aral at inalagaan. Dugtong na sabi ko. Please listen. Mariing sabi ni Matias. May mga bagay na ginagawa ang stepfather niya sa kanya. Muling sabi ni Matias na kinabakasan ng salitang galit ang mukha ni Matias. Hindi naman na kailangan pang sabihin ni Matias ang ibig nitong iparating sa akin dahil nauunawaan ko na iyon. Napatahimik naman ako sa pagkakataong yun. Kaya dapat nating intindihin si Alice dahil palaging magulo ang isipan niya. Kahit nga kapag kami ang magkasama ay paiba-iba din ang ugali niya. Muling paliwanag ni Matias. Bakit hindi niya sabihin sa nanay niya ang nangyayari? Tanong ko rito. Ang nararamdaman kong inis para kay Alice ay napalitan ng pagkabahala. Yun nga ang sinabi ko sa kanya. Pero hindi niya nasisiguro kung makikinig ba sa kanya ang nanay niya. Bukod pa ron, may 2 kapatid pa si Alice at hindi niya gustong masira ang pamilya nila dahil lang sa kanya. Sabi ulit ni Matias.
sinabi niya yan sa'yo? Tanong ko sa kababata kong si Matias. Yes, sabi nito habang tumatango. So please, intindihin mo naman si Alice kung bakit minsan ay kakaiba siya mula sa atin. Wala siyang ibang kaibigan maliban na lang sa atin. Dagdag na sabi ni Matias. Napatawid naman ako ng katawan ko. Well, hindi ako naniniwala dyan. Hindi mo ba nakikita ang mga lalaking tila ay bubuyog na nakapaligid sa kanya palagi? Bulag ka ba talaga para hindi mo makita kung anong klaseng babae talaga si Alice? Kung paano siya makipagtawanan sa mga lalaking nakapaligid sa kanya? Tanong ko kay Matias. Pero magkakaibigan lang sila. The admirers! My dear, sa totoo lang ay nakakadama ng takot si Alice sa tuwing hahawakan siya ng ibang lalaki. Yung mga ngiti at tawa na nakikita mo sa kanya ay para lamang protektahan ang sarili niya. Dahil kung magsusungit siya ay baka lalo lang siyang bastusin at baka mapaaway na naman daw ako. Sagot nito sa akin. Gustong sumigaw ng isipan ko dahil sa sinabi nito. Naaalala ko tuloy ang pag-uusap namin ni Jeremy ilang taon na ang nakalipas. Maging si Jerome ay nakausap ko patungkol sa pangyayaring yon at sinuportahan rin nito ang sinabi sa akin ni Jeremy. Pero sa kabilang banda, hindi naman ako pwedeng maging judgmental ng dahil lang sa pangyayaring yon. Paano kung totoo ngang problemado si Alice at kinukubli lang talaga niya sa ngiti at tawa ang mga pinagdadaanan niya? At kung totoo namang hindi niya talaga gusto ang nakikipagngitian at nakikipagtawanan sa mga kalalakihan sa eskwelahan, ibig sabihin lang nun, napakagaling niyang actress. Huwag kang magalit sa amin ni Alice, my dear. Sabi nito sa akin sa nakikiusap na tono. Importante ka sa akin tulad ni Alice, pero syempre sa magkaibang paraan. Ang sabi niya nga sa akin ay baka nagsiselos. O at nakakaramdam ka daw. O nagdaramdam ka daw dahil magnobyo na at magnobyo na kami, sabi nito na agad kong pinutol. What? Nanlalaki kong mga mata, nasabi rito. Sa tingin ko ay tama siya nang minsan sabihin niya sa akin na parang inagaw niya ako mula sa iyo magmula nang maging magkasintahan kami. Nawalan ka nga naman daw ng maituturing na Big Brother, sabihin ito. Hindi Big Brother ang nawala sa akin. Ang kaisa-isang mahal ko ang nawala. Bulong na sabi ko naman sa isipan ko. Tumingala naman ako ng tingin kay Matias at saka ngumiti. Siguro nga, and I'm sorry kung nag-isip ka pa. Alam mo naman ako, para talaga akong bata kung minsan. Sabi ko naman rito. Ngumiti naman si Matias. Hindi lang minsan, most of the time. Nakangiting sabi nito. Pilit ko namang nilakihan ang ngiti ko. Sigurado nga, o siguro nga,
Sabi ko, humakbang naman ito palapit sa akin at sa kanya hinawakan ang mukha ko. Dahilan para magsalubong ang tingin namin sa isa't isa. Hindi ka na nagtatampo sa akin. Diretso ang tanong nito sa akin. Umiling naman ako para sabing hindi na. You will always be my dear, Neil. Dagdag na sabi nito sa sincere na paraan. Ang drama mo, sabi ko at saka ako kinabig ang kamay niyang nakahawak sa mukha ko. Hindi ko kasi gustong makita nito na nagsisimula ng mamuo ang mga luha sa sulok ng mga mata ko. Dahil kahit ano pa ang sabihin nito, para bigyan ko ng kaawaan si Alice, hindi nito mababawasan ang sakit na nararamdaman ko. Tara, doon tayo sa ibaba at baka nagluto si mama ng merienda. Sabi ko rito at saka ko naunang naglakad palabas ng pintuan ng aking silid. Lumipas ang ilang oras, araw, linggo at buwan. Kasalukuyan akong nasa ilalim ng malaking puno ng akasya noon nang lumapit sa kinalalagyan ko si Alice. Ang suot nitong uniforme ay hindi man lang nalukot. Maayos pa rin ang pagkakaunat ng uniforme nito na siya namang ipinagtataka ko kung paano nagagawa ni Alice ang pagpapanatili ng kaayusan sa uniforme nito. Siguro ay hindi na to kumikilos pa kapag nakaupo na ito sa classroom. Hi, nag-iisa ka yata. Nakita ko nga pala si Christian bago ako lumapit dito. Pambungad na sabi nito sa akin. Tumango naman ako at saka nagsalita. Pinabili ko siya ng soft drinks sa canteen. Sagot ko sa kanya. Alam mo, ang gwapo ni Christian, no? Bagay kayo. Sabi nito sa akin na siyang nagpakunot sa noo ko. May hinala na ba ito sa tunay kong pagkatao? Tanong ko naman sa sarili ko. Bakit mo naman nasabi yan? Dikit kilay kong tanong rito. Nagkibit naman ito ng mga balikat at saka nagsalita. Palagi kasi kayong magkasama na itong mga huling araw. Baka kasi kayo na at inililihim nyo lang. Sabi nito sa akin. Halos magdikit na ang dalawang kilay ko sa narinig ko. Wala akong dapat ilihim sa buhay ko, Alice. At ikaw ang unang makakaalam kung sakali mang magkaroon ako ng kasintahan. Sabi ko sa sarkastikong paraan na siya namang tinakpan ko sa pamamagitan ng ngiti. Naalala ko tuloy ang usapan namin noon ni Matthias na sinusubukan nga ni Alice na maging friendly. At kung sakaling magkakaroon ako ng karelasyon, sinisiguro ko sa iyong hindi yon si Christian. Dagdag na sabi ko rito. Eh bakit nga pala hindi ka pa naghahanap ng nobyo? Kung hindi si Christian, edi si Jeremy. Diba sabi mo ay nag-date kayo nung gabi ng prom? Pahayag ni Alice. Yes, but it was a friendly date, Alice. Sagot ko naman sa kanya.
Kung inyong maaalala sa unang bahagi ng mga kwento ko, ay hindi naman talaga kami nag-date ni Jeremy. After ng JS prom, nasabi ko na lang iyon nang tanungin ako ni Matias kung bakit ako nawala ng gabing iyon. Patungkol doon ay nakausap ko na si Jeremy na kung sapaling may magtanong sa kanya ng tungkol doon, ay ipinangako nitong susuportahan niya ang sinabi kong iyon. Umangat naman ang isang kilay ni Alice. Hindi ka ba naiingit sa amin ni Matias? Tanong nito sa akin sa nang iinsultong paraan. Definitely not. Mariin kong sagot rito. Maraming beses na kasi kitang nahuhuli na nakamasid sa amin ni Matias. Sabi nito na sinamahan niya ng matamis na pagngiti. Tila sinasabi ng reaksyon sa mukha niya na hindi siya naniniwala sa naging sagot ko sa kanya. Naupo ito sa tabi ko at saka muling nagsalita. Nagsiselos ka, no? Muli nitong sabi sa akin. Bakit ako magsiselos? Balik na tanong ko sa kanya na sinamahan ko ng paglaki ng mga mata ko. Hindi ko nagugustuhan ang paraan ng pagngiti nito. Maglilihiman pa ba tayo? Pagpapatuloy nito habang nakangiti pa rin. Alam ko naman na kaya ka laging naiinis sa akin ay dahil magmula nang dumating kami sa lugar na ito ay nabaling na sa akin ang tingin at pansin ni Matias. Sabi ulit ni Alice. Well, nagkakamali ka sa iniisip mong yan, Alice. Hindi ako naiinis sa'yo. Sabi ko sa kanya, which is alam nating lahat na hindi yon totoo. Sa pakingitungo mo lang, sabi ko sa kanya, at sa tingin ko, yun ang mas totoo at tama kong sabihin. Kahit pa malapit si Alice kay Matias, mula pa noong mga bata pa kami, kung talagang totoong kaibigan ito, hindi ako makakaramdam ng inis sa kanya. Oo, siguro masasaktan ako dahil sa ginawa niyang pangaagaw niya kay Matias mula sa akin. Pero kung pakiramdam kong totoo nga siyang kaibigan, mauunawaan ko yon sa paglipas ng panahon. Pero sa sitwasyon namin, parang iba at talagang hindi siya kaibigang tunay. Nanlaki naman ang mga mapupungay na mata ni Alice sa mga oras na yun. Mabilis ko namang napansin ang bagay na yun. Saan mo naman nakuha ang ideyang yan? Tanong nito sa akin. Napapikit naman ako. Habang magkadikit ang dalawang kilay ko. Tigilan mo na nga ang pagkukunwari pa, Alice. Sarkastiko kong sabi rito. Imbis na kaibiganin ko ito, mas binalot ako ng nararamdaman kong inis. Mga bata pa lamang tayo noon ay sinisikap mo nang maging masama ako sa paningin ni Matias. Mula sa lihim at patago mong pakikipag-usap sa ibang mga lalaki? Siguro nga, bigo ka sa bahaging iyon dahil kahit anong ginawa mong paraan, malapit pa rin kami ni Matias sa isa't isa.
Sa mga sandaling yon ay halos bumakas naman ang salitang kirot sa mukha ni Alice. Hindi kita naiintindihan, Neil. Noong mga bata pa tayo at hanggang sa ngayon ay sinisikap ko pa rin mapalapit ako sa iyo. Pero palagi kong nararamdaman na tila ay naiinis ka sa akin. May pagdaramdam nitong sabi sa akin. Kumunot naman ang noo ko sa pagkakataong yon. Parang sila ay seryosong o parang tila ay seryosong nasasaktan nga si Alice, kaya naman nakaramdam tuloy ako ng guilt sa mga sandaling yon. Hindi kaya totoo namang sinisikap nito na mapalapit siya sa akin? Baka nga talagang ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano sa kanya para pagselosan siya mula kay Matias. Itutuloy.